mataang manok na masarap at masustansya pa. At ang ating mga ingredients, ito po. Isang family bag ng stewing chicken o yung parang yung tandang at mga panabong na manok sa atin sa Pilipinas. Isang kalahating lata po ng gata dahil hindi po available sa akin ngayon ang fresh na gata. Isang kutsarang asin. Ang masustansya at masarap na malunggay. Luya. Isang kutsaritang garlic powder. Paminta. Lemongrass. At isang kutsarang suka. Nakakatulong po yan para hindi mapanis agad ang ating ginataang manok. At iluluto po natin yan sa aking paboritong kaldero, ang pressure cooker. Dahil marami po tayong mailuluto sa pressure cooker at mas napapabilis ito ang pagluluto. So, umpisahan po natin. Paano ba natin ito iluluto? Napakasimple lang po at napakadali. At una-una, baka natataka po kayo, bakit ako gumamit ng garlic powder? Sa totoo po, mas mahilig akong gumamit ng fresh na bawang. Pero, sa lutong ito, mas gusto ko ang garlic powder. Dahil mas malasa po siya at talagang mas nakakadagdag po ng dinamnam. So, umpisahan na po natin. Lalagay po muna natin lahat ng dry ingredients sa ating pressure cooker. Maliban sa malunggay. Yung malunggay po, sa bandang huli po natin yan ilalagay. Mga last 5 to 10 minutes po. Tapos, isasama din po natin yung isang kutsarang suka. At saka natin ilagay yung ating gata. Yung isang lata ng gata. Yan po. Ilagay na po natin yung manok. At pagkatapos natin pong ilagay yung manok, ay saka natin ibubuhos yung isa pang kalahating lata o kalahating lata lamang po ng gata para covered natin yung ating manok. Ayan po. At yan po. Tatakpan na natin at sisindihan ang apoy. At syempre, dahil pressure cooker po, lalakasan po natin ang ating apoy. Iintay lang po natin siyang sumipol at kapag sumipol, saka po tayo bibilang ng 10 minuto. Dahil medyo matigas po ang stewing chicken. Kaya kita-kita po tayo mamaya kapag sumipol na ang ating pressure cooker. Ayan po, sumisipol na po ang ating pressure cooker. At bibilang na po tayo ng 10 minuto simula dyan. Ang mga palatandaan po na hindi pa natin pwede buksan ng pressure cooker para hindi tayo ma-aksidente na babandian ay ito po. Kapag nakataas pa po ito, ayan po, ibig sabihin po niyan, puno pa ng pressure. Ganon din po ito. Napapansin niyo po, nakataas pa po siya. Pwede po maghintay na mawala po o mabawasan ng pressure bago buksan. Pero ang disadvantage po noon, magtutuloy-tuloy po yung pagluto at paglambot ng karne sa loob at baka masobrahan po ang lambot. Pwede rin naman po natin pabilisin ang proseso sa ganito pong paraan. Patuluan po ng tubig sa inyong gripo at ang pressure po ay unti-unting mawawala. At pagkatapos po noon, pwede na natin buksan ang ating pressure cooker. Tingnan po natin. Ayan po. Ayan po ninyo. Balik na po ang pressure. Pwede na po nating buksan. Lumubog po yung button. Lumubog din po ito. Meron pang konti. Pansin ninyo. At ang bilang patunay, alisin po natin ito. Wala na pong pressure. Pwede na po nating buksan. Ibalik na po natin sa ating kalan. So, yun na po yung ating napakuluan na manok, no? At ito na po yung pagkakataon para tikman natin kung sapat na po ba yung alat. So, siyempre, lalo na po sa isang household na marami, o mag-asawa at may mga anak, ang bawat tao po ay may kanya-kanyang level ng saltiness sa kanyang panlasa. Ito na yung pagkakataon para tikman.
Para sa akin po, nangangailangan pa ng konting alat, pero dahil lang aking mahal na asawa ay matabang sa kanyang pagkain, hindi ko na po ito dadagdagan. Magpapatis na lamang po ako kapag kumakain na ako. Ito na rin po ang panahon para ilagay natin ang ating malunggay. Yan po, nakalagay ang malunggay. Pagkatapos natin ilagay ang malunggay, ay hahaluin po natin yan para po yung malunggay pumunta sa ilalim, umalo habang kumukuluan ay lumasa yung kanyang flavor, sumama sa ating gata. Naging sapat po ba yung 10 minutes? Tingnan po natin. Ayan po, malambot. Malambot siya, pero hindi over sa lambot na humihiwalay sa buto. At yan po yung consistency na gusto po natin. Ayan, luto na po ang ating ginataang stewing chicken. Mainit-init at umuusok pa. Tikman natin. Tama-tama po yung lapot. Hindi malabnaw, hindi masyadong malapot. At tignan natin kung tama lang sa alat. Para po sa akin, masarap at eksakto sa lasa. Pero mapapatunayan po natin yan pagdating ng aking mahal na misis mula sa kanyang lunch break sa trabaho. She's hardworking and deserves hot food, hot meals every day. Kaya I always cook with love. Hanggang sa ulitin po, panoorin ang aking susunod na Lutong Pinoy with a Twist at iba pa. Salamat sa panonood. Mag-subscribe po sana please.